Hi guys, good morning. For today's video guys ay maghihawa ko ng talong. Alam niyo ba kung anong gagawin ko dito? Siyempre, ito torta ko ito guys kasi nagkreba ko sa tortang talong. Tatlo kami pero dalawa lang yung binili ko kasi marami na to. Tatanggalin ko naman itong tangkay niya yung dito. Tapos pag nabalatan na, i-mix-mix na sa may itlog, di ba? Ito pala yung gagamitin ko. Dito ko siya iihaw. Ayan guys, dahil mainit na yung lutuan natin, lagay na natin dito. Hindi ko na tinusok-tusok pa. Ayun yan, para mas maano. At ngayon, i-check naman natin guys kung pwede nang ibaliktad yung talong na iihawin natin. At yan na nga guys, luto na yung ating inihaw na talong. O tingnan yung malambot na. Okay na to, parang naihaw na rin sa uling, di ba? Ayan, palalamidin ko lang sa kako siya balatan. Ayan guys, since malamig na yung talong na inihaw ko, pwede na natin balatan. Ganito lang guys, ang pagbalat ng inihaw na talong, madali lang naman. Tanggalin mo lang yung balat niyang ganyan. Kahit hindi mo nabasahin yung kamay mo, kasi normally yung mga iba, nag-ano pa sila ng tubig, pare-saw-saw yung kamay nila. Pero sa akin, diretso na kasi hindi naman na mainit guys. Ang bilis lang mabalatan o basta maluto mabuti. At ito na nga yung inihaw na talong. O tingnan nyo, parang ang konti lang guys. Pero, syempre, hihiwa-hiwain ko yan. Tapos, sa kakulagyan ng sibuyas at saka yung kamatis. Mas masarap kasi pag magturta kayo guys, lagyan nyo ng sibuyas at kamatis. Ganon. At ito na guys, nahiwa-hiwa ko na yung talong. Tapos, andito na rin yung mga ingredients na ilalagay ko. Yung sibuyas, kamatis, tapos yung tatlong pirasong itlog. Ayos na guys, yung tatlong piraso, marami na rin yan. Akala nyo lang konti, pero marami na rin yan. Yan, sinali ko na yung sibuyas at saka kamatis dyan sa inihaw na talong. Tapos, saka natin lagyan ng konting asin. Then, ilalagay din natin maya-maya yung itlog. Halo-halo nyo lang bago ilagay yung itlog para may halo mabuti, di ba? Ganyan lang guys. Madali lang naman. Ayan. Konting asin, ganon, para hindi masyadong maalat. Tapos, saka natin ibuhos yung itlog. Then, syempre, mix-mix para lahat ng talong may halo mabuti yung itlog. Ganyan. Huwag yung maibuhos agad-agad, guys. Dapat konti-konti lang. Ayan, Ganyan lang. At syempre, dyan, maglalagay na rin tayo ng cooking oil. Sunflower oil pa lang gamit ko guys. Ayan. Huwag nyo damihan yung mantika para hindi masyadong mamantika yung lulutuin natin. At syempre hindi mawawala ang pampalasa, magic sarap. Basta magluto kami guys, may magic sarap kasi hindi kami nagamit ng betchin. Hindi maganda sa health yun . Mas maganda yung magic sarap. Ayan. At gagamitin ko itong bowl na yan para maisalin yung talong dito sa palayok sa pagprituhan natin. Ayan, ganyan guys ang ginagawa ko. Ibuhos lang. Ganyan lang, madali lang naman. Ayan. Naluluto ng ating talong. Tapos maglagay rin dito sa kabila para mas madali maluto, di ba? Check natin sa ilalim guys kung luto na. Ayan, pwede na siyang ibaliktad. Huwag niyo para hindi masyadong sunog. Ibabaliktad lang guys para maluto naman dun sa kabila. Hello guys, at ito na nga yung niluto kong torta. Tortang talong na may sibuyas at kamatis. At ito naman yung akin guys. Tinikman ko na kanina kaya bawas na. Ito, tigisa yung asawa ko at saka si Baknang. Ayan, thanks for watching everyone. Hope you like my video. Bye!